Okay. Ta Biblia. This is article. That is Greek article na di. The books. Ta Biblia. Kasi ang Greek. May ang Greek iba ang anong European language ang Greek eh, up to now ano. Iba yung unlike sa English, ang English isa lang ang definite article, di ba? Di. Ang Pilipino din isa lang, ang. Ginagamit natin 'yan sa kahit anong gender, ano, ang tao, ang babae, ang lalaki, ang aso, ang pusa. Ang English ganun din, the man, the woman, the dog, the cat. The same. Ang European language, mayroon silang definite article for masculine, definite article for feminine, definite article for neutral nouns. Ano, at ang isa dyan, yung ta ay para sa neutral. Feminine din, ginagamit din yan. Pero neutral, ta. Ta Biblia, the books. Ang German, der, die, das. Der is for masculine, die is for woman or feminine, and das is for neuter. Kaya das Auto, the car. Der Mann, the man. The Frau, the woman. So hindi sa ano sa atin ang kaanuhan ng English. So iba ang ano ang Greek language. So the word Bible comes from the Greek word ta Biblia. Ang ibig sabihin sa English, the books. The Bible is a collection of many individual works or writings, not a product of a particular individual work. Ang Old Testament ay napakaraming nagsulat. Ang New Testament ay 27 books, pero ang author niyan ay marami. Hindi siya isinulat lang ng isang tao. So mahalaga yung pag-unawa natin na ang Biblia mismo ay maraming manunulat. Collection siya ng iba-ibang libro at seemingly na collect siya sa isang pangyayari na may nawawala, ano, nag-gathered uli yung mga books na yan dahil there was a time na may nawawalang kambing, yung isang Bedouin shepherd. Hinahanap niya yung nawawala niyang kambing. At kahanap niya, nakakita siya ng cave, binato niya, baka nandun yung kambing. Pagbato niya, may mga nababasag. So binato niya uli, meron uling nabasag. So pinuntahan niya na, at nakita niya doon yung mga scroll. Na mga at ang siyempre ala pa namang printing machine noon, na ang printing machine ay naimbento pa ng 1483 sa Germany. So ang mga malalaki noon nakalagay sa tapayan, parang tapayan sa atin, yung mga papyrus, yung mga scroll na doon nakalagay yung mga sinulat nila.